guys, ito pinababa ni sir yung ano, nakasakay sa tricycle kasi bawal po kasi pumasok dito. Yun po yung batas ngayon. Susunod tayo sa gobyerno, mga kababayan. So hanggang dyan lang muna sila. So ito si sir sa tanod. Sir, ano pangalan niyo, sir? Michael Gimong. Yan, si Sir Gimong. Siya po yung nagbabantay dito sa Tulay. Dito, Tulay to lang, pagitan ng Bautista ba to, sir? Bautista at Paliparan. Victoria. Victoria. So, pagitan ng Victoria. So, dito, kumbaga, sinisita niya yung mga papasok dito sa Paliparan pagmula dyan sa Victoria. So, yan, abang-abang din tayo, mga kababayan. So, pinapatupad lang naman dito yung, ano, yung pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, si Duterte, siyempre. So, yan. Pag may pasahiro po, pinabababa ni sir. Nagpasalamat siya, sir. So, ito, pwede. So, yan, mga private. Basta lahat po na nakasakay ng jeep. Lahat na jeep, tsaka tricycle, sir. Jeep, tricycle, pinabababa. So, abang-baba tayo, baka may mga pumapasahiro pang jeep. Kasi lalo na si jeep, ang alam ko kasi, ano, di ba, may pagitan, may distansya pag sasakay ng jeep. Hindi pwede ng crowded. Oh, kaya nga, hindi sumusunod ng jeep. Ito pa si sir. Sir, anong pangalan mo, sir? Isa sa tanod. Deputy ng Paliparan. Paliparan, pre. Okay, si siya pa yung deputy. Si sir, ano ulit, sir, pangalan? Romulo Anos. Romulo Anos. So, ayan. Sila po yung nagbabantay dito sa Tulay. So, tingnan natin kung may mga jeep kasi mas lalong dinasunod. Delikal. Maraming dinasunod na ano. Driver. So yan, abang tayo. Tingnan natin. Mas delikado kasi ang ang jeep ngayon. So yung mga private jeep, pinapapasok nyo, pwede. Yung private. Ano lang naman ang sila eh. Dalawa, tatlo lang naman ang sakay eh. So yan. Sila, tsaka naka, ano sila, naka close. Okay. Oh, siguro next, may lesser. Mayroon kami. Alam mo, galing ako sa Maynilang mga nakaraan, nagkakaubusan. Bumili ako ng lesser eh. Sa ano namin, kasi kailangan namin ng lesser. Kahit mga ganyan, sinecheck para kahit papano, alam natin. Next siguro, sa next. So yung iba doon na nagbababa, nakita nyo naman, maraming tao doon. No? Oh. Nakalakad na talaga. So alam na rin nila, alam na rin ng mga jeep na sir, no? Mga galing area siya, ang dami. Nasunod naman yung mga tricycle, okay. Oh, ayan, okay na. Wala kumakangal. Yung jeep, talagang dikit-dikit lang ang pasero. Kado yun eh. Yung jeep ang problema natin, sir, no? Yan ang nagiging problema natin. So yan, ang dami pasayero mo nagbabaan doon. Kasi alam na nga nila na may mag-inspection dito. Kahit ang barangay po, hindi na natin kailangan ng kumbaga ng PNP, police, barangay na tumutulong na rin dito sa lugar namin dito sa Paliparan 3. Dito po kami sa Dasmariña City, Paliparan 3. So yung ibang lugar, alam ko ginagawa na rin nila 'to. Ultimong barangay na po tumutulong. Sa susunod naman daw po, magkakaroon na sila ng kit o yung pang ano, yung thermometer non-contact. Kailangan nila rin kasi 'yon. So yung mga pasero bumaba na ron o galing area C at nakamask din sila para safety sa COVID-19. So grabe. Natin kung may jeep na darating, siguro alam na nila yan. Anong oras kayo dito, sir? 7:30 pa. Eh doon sa kabila, meron din. Meron doon, mga pulis yata. Ano doon, mga pulis? Bawal pasada. Yan, ito yung barangay namin dito. Tiga dito rin kasi ako. Nagbablog po kasi ako sa Manila. So ngayon, hindi po. Napakahirap ang sitwasyon natin ngayon. Oh, grabe. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa bawat ito.
So yan, marami din yung ano. Marami, naglalakad na lang. Sigurado maglalakad na lang. Ay, ito si sir, alam ko, nag-driver ng jeep to eh. Nakikita ko to eh. Baklaran kayo, ngayon walang biyahe. Hindi na. Walang biyahe na, no? Kahapon pa lang. Opo. Pagdating namin sa Lungos, wala na. No, hanggang Lungos po. Yung anak ko rin, pinauwi na eh. Wala na. Oh. Hindi na sila tumuloy. Wala na, hindi na sila pinapasok. Pinabalik na sila. Hindi ba yung 72 hours lang? Hmm? Parang 72 hours na kita ko kagabi sa TV. Ang alin? Yung biyahe. Hindi natin alam. Kasi... Wala na 140 plus na po yung ano natin. Positive. 149 ngayon, nakita ko kanina umaga. Tapos may tatlong namatay. So yan. Lalapitan natin. Yan, pinababa. Pinababa, bawal po pumasok. Wala po, wala po. Next daw po, may wala pa iska na. Wala, dyan lang po, hanggang dyan lang daw muna yung ano. Ang tricycle. Oh. Pwede ka po. Tricycle lang, tricycle. So nakakatuwa naman sa mga pasahero, siyempre, mababa naman sila, sumusunod naman sila. Di, masaya, di ba? Walang problema, basta sumunod lang eh. So ito, meron pa atang isa. Yun, tatlo yun, bawal yun. So yun, yung tatlo na yun, bawal yun. So ito, kung may pasahero to, hanggang dyan lang siya. Walang pasahero. Okay, sige, okay, okay. Wala naman siyang sakay. Okay. May pupuntahan siya. Okay, okay, sige, sige, sige. Ito, ah. Sabihin mo na, sir. Sir, dito lang po tayo ang pasaheros. Ano ba si sir? Hindi lang gada si Ana. San? Yung nakapitan sa kanto. Oo. Sige, babae siya lang, ma'am. Hanggang kanto lang daw. So sa ngayon ha, wala tayong nakikitang namamatay ng jeep. Siguro doon pa lang binababa na. Yan ang inaantay namin dito at pabababain ng ating mga tao dito. Kasi yung distansya po kasi hindi natutupad. Ito po ha, isa rin yun, yung tricycle na yun. Medyo dikit. Yan. Ito mga private, ina-allowed naman yan. Ito mga jeep. Ito mga jeep, medyo... So yan, makita nyo yung jeep pinababa. Hanggang dito lang sila mga kababayan. Bawal dumiretso daw po, masyadong... Hindi po, walang problema. So yan, delikado rin kasi magbula dun sa dasma. Dapat, kumbaga dapat dun pa lang talaga. Ano na eh, no? Ano lang pa sa aero? Pwede mayroon muna yung laser nyo rito kasi nagsi-checkpoint kami rito sa may tulay, sa may boundary ng Victoria at saka Paliparan 3. Maraming pa sa aero. Tingnan natin sila. Jesus, isaglit mo lang yung ano, pakisaglit lang yung laser kasi ang dami na yung pinababang tao rito. So, yun lang ang problema natin. Medyo sa laser, hirap tayo.
ang contact thermometer medyo wala pa tayo, hindi pa lubos talaga yung ano. Sabi mo na maayos, sir, eh, pagkaya niya talaga, eh, hindi pa tawag sa barangay yan. Papasarado ng tindahan, ayaw sumulit. Ay bakit tayo sinunod lang? Sumulit yan. Naka-lockdown tayo eh. Nasa kapas lang. Hindi mo atin na matulang. Ah, sa ibang tayo na dahil eh. Dahil na naman ang matulang. Nationwide yan. So yan, kumakontak sila sa kanilang kapwatan, no? Kasi nanghiram sila ng laser or infrared or non-contact thermometer para yung mga pinabababang pasero dito ma-check na rin. So, tingnan natin sitwasyon yun, mga kababayan. Dito lang kami sa tulay ng pagitan ng paliparan ng Victoria. So, ganyan na muna mga sir. Ambil, sari-sari store. Ay, mga sari-sari store ba? Pinapasara? Or ano? Grocery. Ah, mga grocery. Hindi pa ano makapag-grocery yung mga ano natin, mga kababayan. Hindi, dito bukas dito. Oh, ah, okay. Oops, okay. Ito. So, ito. Marami ano. So medyo mahirap para medyo dikit-dikit. So guys, yung makikita nyo, kumbaga hindi nasusunod yung distance eh. Paano naman tayo niya kung ano. Nag-iingat nga po tayo, lalo na may bata. Yung sa metron distance na medyo hindi kaya talaga ipatupad sa ano. Sa jeep, lalo na talaga dito sa jeep. Medyo mahirap. So yan na, bumaba sila. Na pinababa yung iba talaga, ewan. So pinaka the best talaga, meron kayong ano. Oo. Next sana meron. Pinakukuha namin. Para pag ano. So yan, mababa yan. Sunod may thermometer ng contact dito mamaya para let's ma-check na pati ay okay yung sunod na si ma'am next yan. So guys, mayroon pang isa rito. Walang laser para sayang lang. So ito yung ibang mga kasama nilang tanod. Kita ka ni Kapitan. Guys, ito na naman jeep. So doon pa lang talagang mahihirapan ha. Dasma pa lang eh. Siyempre nagsasakay sila. Medyo yung distansya po kasi yung iniingatan dito mga kababayan. Maglalakad sila sir.
Tanggapin na lang natin. Oo, maglalakad na, sir. Yung distansya po kasi ang iningatan natin dito, mga kababayan. So sana sunod na lang siguro yung mga pasahero. Tapos ang gagawin? Hindi pa nakamas, mahirap. So, ito ah. Si Ate medyo nagalit. Siyempre, hindi may iwasan talaga may magalit. Siguro, intindi na lang siguro ng ating mga kababayan. Yung pagsakay na lang po nila kasi yung distansya medyo bawal na talaga eh. Dapat may distansya. Yun ang pinagbabawal eh. Kumbaga, dun pa lang sa bayan pa lang eh. Dapat dun pa lang eh. Nakadistansya niya mga sasakay. Tama kayo dyan, sir. Kasi parang useless yung pagbabawal natin dito, pero doon pa lang dapat yung distansya doon pala pinapatupad na. Kasi tiyak magkakahawan din sila ron eh. Ayun nga, iniingatan natin, pero pagdating dito ihiwalay nga natin eh. Pagdating naman doon, magkakadikit sila. Mas ano ron. Mahabang oras ng kontak. Mas oo. Dito, hiwalay na. Hiwalay na sila rito. Mahawaan na yun kung mayroon positive doon. So yan, medyo problema rin ang tanod ng barangay dito. Yan ang nagiging problema. So hanggang dyan muna, mga kababayan. Please subscribe to my channel. Don't forget to click the notification bell. Maraming salamat po. God bless.